Kumusta naman po yung pagtira niyo dito? Ayos naman po. Ayos naman yung ano niyo, pagtulog niyo dito. Siya po. Parang may nagdidikta sa kanya noon. Ramdam ko naman po yung pag the way sa pananalita ni Tatay Filomeno, yung mga request niya sa akin. Alam ko naman may mga nagdidikta sa kanya. Ano, tinakasan tayo ni Tatay? Walang magagawa. Talagang may hangganan ang buhay ng tao. Kahit sino naman ay siguro, hindi naman siguro natanda ng matagalan sa babo ng mundo. Ayan, magandang araw mga kalingap. Ngayong araw ay nandito tayo sa dating tahanan ni Tatay Filomeno at kumustahin natin sila. Kumustahin yung kamag-anakan niya at nalaman ko nga po na nandito na sila ngayon. At, yun no. Tapos na yung bahay dito sa kabila nila. Ay, dito sana yung bahay ni Tatay. Dito iritirik. Ganda na yung ano dito. Yung daan. Sino pong naggawa niyan? Ito, yung daan. Ano ito? Sila po. Ah, sila na po. Kumusta po kayo, Nay? Ah, ito naman po. Ayos naman. Ayos naman po. Kaninong bangka ito? Siya po, ito yung kay Kuya. Kay Tatay Filomeno? Okay. Kailan po kayo dito, Nay? Naglipat? Isang araw po nung umalis kayo pag umaga dumating kami. Ah, okay. Nung pumunta ako dito, kinumusta ko yung 40 days ni Tatay. Oo. Kumusta naman po yung pagtira niyo dito? Ayos naman po. Ayos naman yung ano niyo, pagtulog niyo dito. Siya po. Wala mang problema. Walang problema po, ano. Si Tatay, yung mister niyo po, kapatid ni Tatay Filomeno, nasan po siya ngayon? Ay, naroon po dun sa ano, patatawag ko nga po. Naroon na tinatawag niya. Oo. Nay, ano yung ano doon sa dating tirahan niyo doon sa Paracale? Ano po yung mga hanap buhay niyo doon? Ay, dito po kami sa Ulipanan. Ah, okay, Ulipanan. Sa Ulipanan po kami. Akala ko Paracale. Ang ano lang po namin doon ay nakikipagkurahan lang po kami. Ah, nakikiarawan. Parang nakikiarawan din po, ano, wala po kayong sariling kuprahan? Ay, wala. Bakit nyo po naisipan lumipat dito, Nay, dito sa Ay, bahay? Dito naman po. Kaya naglipat kami rito dahil po, ito pong anong ito talagang sa kanila yan. Na magkakapatid. Kaya ayaw din ni Tatay Dodong na mapa sa ibang tao, no? Opo. Oo. Ilan po kayo nakatira ngayon dito? Ay, ano po kami. Ang anak ko ay na, ano, dalawang, isang dalaga tapos yung dalawang binata. May bunso pa ako. Dito din po sila ngayon? Kaya lang po, babalik-balik sila dun sa bahay. Ah, baka dun sila nag-aaral. Nag-aaral po ba yung mga yun? Yung isa po, yung bunso ko, nag-aaral lang grade 6. Eh, yung dalaga nyo? Ay, naroon po sa kapatid na sa Daib. Ah, anong trabaho niya po dun? Nakikikuan lang po yun. Nakikitrabaho na lang din. Ah, ano nakikitrabaho na yung nakikibuanan? Buwanan po. Sa bahay? Hindi po, para pong yung sa pag-ano baga ng mga soft drinks. Ah, okay, sa groceries. Mm. Okay, oo. Ilan po ba yung naging anak nyo ni Tatay Dodong? Pito. Pito, dami. Ilang babae? Ano po yan, apat. Apat? Tatlo na laki. May mga napagtapos naman po kayo na eh. Ay, hindi po. Isa lang po nakapagtapos namin ng 4th year pa kung kumbaga po ng pag-ano. Wala pang K-12. Iisa lang. Oh, okay. High school lang. Yung napagtapos nyo, wala po kayo napakolehiyo? Wala po. Okay. Meron sana akong gustong anak na may anak akong gustong mag-aral. Dalawa. Ay, wala naman po kami maipatustos. Anong grade na po nila? Ano po yun? Grade 10. Pag-aralin mo si Nanay. At kung ano yung maitulong ko ay ano? Salamat po. Oo, para may kinabukasan yung mga bata kasi ngayong araw, ngayong panahon na ito ay wala po silang magandang magiging trabaho kung wala silang natapos at least senior high, ano? Oo, mas maayos po kung ano kasi ano, babae po yun? Babae at lalaki po.
May school naman po yata dito. Diyan po sa Crossing. Oo, nasan na po sila ngayon? Nayan po diyan sa Ulipanan yung anak kong lalaki. Yung babae, siya nasa yung... Yung nasa Daet. Tapos yung bunso ko na yun din sa Ulipanan. Oo, ngayong pasukan, pwede niyo pong ano papasukin para kung ano yung pwede namin maitulong. School supply, mga bayarin sa school. Pwede po akong tumulong, Nay. Sige po, maasahan niyo. Ngayong pasukan po, opo. Para ano? Ano? Opo. Total, nandito na kayo. Pwede na akong dumalaw-dalaw sa inyo kung ano man yung pwede kong maitulong sa inyo. Di ba po? Oo. Matanggap ba kayo ng mga ayuda, Nay? Ayuda. Simpleng ayuda lang naman. Hindi naman po yung talagang parang yung malalaking vlogger na. Nakita nyo naman po yung pag-vlog ko kay tatay nun. Ganon. Nakita po namin yun. Oo. Tsaka request din mga kalingap, mga request nyo din mga viewers namin ni Tatay Filomeno na sabi na yung pagtulong ko daw kay Tatay Filomeno ay gawin ko din sa kapatid niya. At eto na po yung request nyo, pagbibigyan ko po kayo kung ano yung request nyo. Na ano tong nakasako na ito? Ano po ito yung gamit pa po namin yan? Ah, okay. Oo, mahulog. Nilinisan ko nga po at ano ay. Oo, pwede masilip yung bahay ni Tatay Nay. Po. Oo. Grabe, oh. Ay, dyan pa yung duyan ni Tatay, oh. Dyan din po natutulog yung isa ko, eh. Ah, si Tatay Dodong. Ay, grabe. Sinihigan din po niya yung pagdadating niya galing sa trabaho. Oh, okay. Grabe. Anong... Yan po. Oh, okay. Balita ko na yung mga ibang gamit ni Tatay Filomeno. Hindi wala pala. Po. Wala po dito. Ha? Wala po. Nakuha lang po namin dito. Ito pong kalderong ito. Nay, asan yung foam niya? Wala? Wala po. Yung radyo? Wala rin po. Wala? Ano? Sabi, nandito na daw lahat yun. Wala po. Inakunan ko na rin. Ibinalik ko po sa kanila at baka po. Ibinalik mo kanino po? Diyan sa kabila? Ba't binalik niyo po, Nay? Eh, wala naman po akong pera may kukuha ng ano. At may utang daw nga po si Kuya Mino. Ayun yung pinag-aanuhan nila? Wala man po ako maitutubos nun. Oo. Sa ano, Nay, ano, mag-ano ako, tubusin natin para may dito lang yung mga gamit ni Tatay. Yung radyo niya, yung ano niya. Ano po? Kasi magkano po yung utang niya? 500 lang? Ano, 1-3? Bali, 1-3 po. Paano 1-3? 1-3 po ay dahil yung sa radyo, 500. Tapos yung sa ano, 800, yung sa foam. Ang mamura naman nung pinang ano nila. Alam nyo ba yung halaga nung pinangbili ko nung mga yun, Nay? Yung foam na yun, 3,000 yun. Bakit naging 1-3 lang ang ano nila? Ayun lang daw po ang utang. Basta sabihin niyo po, pagdating ko, pag balik ko ulit, tutubusin po natin yun. Ano? Oo. At ano, kasi nung nag-usap naman kami niya ate, 500 lang ang alam ko, tas 2 kilong karne yung sinabi niyang utang ni tatay. Kaya, tubusin po natin yun para may remembrance po kayo kay tatay. Ano? Para ano? Asan na kaya si Tatay Dodong? Ay, sinusundo pa po sa unahan doon. Nakapagluto naman po kayo na maayos dito. Siya po. Okay, ano yung ginagamit nyo dyan? Uling po. Uling ano? Kahoy. Yan yung ginawa pala ni Tatay Dodong na ano, lutuhan, ano? Nung magpa-40 days po, yan yung ginawa niya. Oo, yung putik po, ano? Saan niya kinawa yung putik na yan? Dyan po sa ano, yung lutong lupa. Ah, okay. Galing ano? Nagawa niya, oh, na ano niya? Akala ko yung binibili yan. Hindi po. Oo. Yung sa ngayon nanay, ano naman po yung pinagkakabala ni Tatay Dodong dito sa ano, Kapalunga? Pansamantala po, nag-con siya ng ano, meron ditong mayroong may-ari ng lupa na pinapag-uling siya dyan sa ano. Ah, nag-uuling? Nagpaalam po siya dun sa may-ari ng lupa. Ilang araw na po siyang nag-uuling, Nay? Nung pong pagdating namin kinabukasan. Nagpaalam siya? Okay, oo. Basta walang ano sana maapektuhan doon ng mga pananim. Ay, hindi ano. Man po. At dati naman napumpulak yung mga kahoy. Ah. Kaya po, sayang naman daw po sabi ng may-ari. Kaya binigay na sa kanya para ulingin. O di sa kanya na po yun. Siya nang magbenta doon. Okay, okay po yun.
Basta na, sabihan mo po yung anak mo. Ano? Anong pangalan ng anak mo? Si Jerry Boy po at saka si Gina Rose. O si Gina Rose, sabihan niyo po siya na mag-aral para pagpatuloy niya pag-aaral niya para may ginabukasan po. Ano? Oo. Kaya niya naman yatang maglakad papuntang school dito kasi dyan yung school ay sa may unahan. Opo. Sanay naman po sila. Sanay po sila. Nanggagaling nga po sila dun sa Ulipanan tapos naglalakad lang sila pa ako. Ay, ganun? Oo. Sabado at Linggo. Ano po yung bahay niyo dun na? Sino po ngayon nakatira yung anak niyong isa? Siya nga po yun yung binata ko. Oo. Anong klase yung bahay niyo dun? Pan po. Sira-sira na rin po. Pawid lang po yung nagkawayan. Ilang taon na kayo nagtitiis sa hirap din ng buhay, nanay? Matagal na po. Nasa simula nung siguro naging tao ako ay talagang hirap at hirap ang dinadanas namin. Oo. Grabe, ano? Tapos nung nagkasarili kang pamilya, ganun pa din. Ganun pa rin po. Hindi ka naman pumakati sa pamilya mo pag wala. Totoo yun. Ikaw na, anong pinagkakabalan mo sa bahay? Ay, nag-aasikaso lang po ako ng mga ano, nung kan yung trabaho pambahay. Oo, tagalaba, tagaluto. Pero sa ngayon, dalawa lang kayong tatay dodong dito. Tatlo po kami, yung anak kong isa, yung inborn. Nandiyan kasama-sama niya. Paano inborn po? Wala po siyang tila-tila. Paano tila-tila? Yung baga po nakalawit dito sa ganito natin. Bilog po siya. Walang Adam sa apple. Lalaki siya. Lalaki. Pero nakapagsalita naman. Nakakapagsalita mo. Nakaintindihan man minsan. Ah, parang bulol siya. Ganun. Okay. Parang kung saan yung mungo. Oo. Pero yun, hindi naman talaga siya humungo. Wala lang talaga wala siyang... Wala siya nung lawit. Pinacheck up niyo na po siya. Okay, Dr. Pulong po nung maliit pa. Anong sabi ng doktor po? Gusto nga pong operahin niya. Natatakot naman po pag ako at bata pa. Ilan taon na po siya ngayon? 24 na po yan ngayon. Ay, binata na. Pwede na siguro yun. Ipopera. Ayaw nga po niya. Di bali na daw ganun siya. Takot, ano? Sabi ko, ipopera kasay ko, anak ko. Ayaw ko, di bali akong ganito na lang. Grabe, ano? Mabubuhay din daw siya ng ganun. Ano yun? Wala po yun balak. Umupo ka na eh, para hindi ka mangawit. Opo. Dito yung upuan namin dati ni Tatay Filomeno. Napapanood niyo yung mga video dati ni Tatay? Siya po bagay na kinuha namin doon. Minsan binubuksan yung cellphone. Oh, yung pinanonood namin lagi. Oo. Yung vlog ninyo noong ano. Kaya nabubuhay pa siya. Kilala niyo naman po talaga si Tatay? Opo, mabait yun. Paanong pagkabait niya nanay sa mga kapatid niya? Parang yun sa asawa niya? Paano yung tinuturing niyang ano, kapatid? Yung mga kapatid niya kung paano niya mahalin? Ay, ano po yun? Pag yung pan po yung nalimbawa siya ay medyo nagkupan siya, naglalambing siya sa amin. Eh, minsan po pinatatawag niya sa amin. Pag meron naman po siyang mga blessing ganun, sinishare naman yung mga kapatid. Kasi alam ko si Tatay, alam ko kay Tatay Filomeno ay talagang ano po siya, mapagbigay na tatay. Oo, doon po ako. Tay, kumusta? Oo. Oo, kumusta po? Buti naman. Oo. Saan ka ngayon, Tatay? Dito po ka. Dito ka, opo ka. Pagod si Tatay, oh, Tatay Dodong. Hindi mahina na rin po tahinga niyan. Yung kanan kong tahinga kasi hindi na karnig itong kaliwa ko na lang. Bakit? Dahil sa makina, nung ako'y nagdadagat pa ay naggaling kami panganiban. Oo, nakakabingi nga po yun. Ang lakas nun, ano? Yan, hayaan mo. Lakasan ko na lang yung boses ko, Tay. Hindi, mga kumpa naman, malinaw pa yung kaliwa ko. Basta dito sa may bandang kaliwa. Oo, malakas naman yung boses ko, Tay. Huwag ka mag-alala. Ano? Basta, ano? Kumusta ang hanap buhay? Ito baga, at nag-tsatsaga sa pag-uuling pa rin. Wala na, wala nang hanap buhay sa dagat. Kaya... lipat naman dito sa dating kwan, gawi. Oo. Dating taga rito naman ako, sanay naman ako ng trabaho dito. Oo. Pansamantala sabi ko, hanggat wala akong parang hanap buhay sa dagat, dito sa Pakatan, dito muna sa tahit. Oo. Eto tayo yung bangka pala ni Tatay Filomeno, may bangka pala siyang pinamana sa'yo. Wala na. Hindi na okay yan? Hindi na. Oo. Pasmado na, kaya nga itinas na, hindi na pwedeng sakyan. Oo, okay. Kasi ano... nung last time nung buhay pa siya, yun yung request niya sa akin, gusto niya magkaroon ng bangka. Sabi nga niya ay gusto kong magkaroon ng bangka, ma'am. Kaso nga lang ay sabi niya ayaw kong pagawa tong bahay ko, gusto ko na lang magkaroon ng sariling bangka. Sabi ko, Tay,
kaya mo pa bang maglaot? Sabi niya, ay ano, kaya pa dyan lang sa gilid-gilid. Sabi ko, nakakatakot naman yung sa inyong tay. Sabi ko, ipagawa ko yung bahay mo, dyan ka lang, ibigay ko yung mga pagkain mo, pangangailangan mo. Wala ka ng problema, hindi mo na kailangan maglaot. Yun yung usapan namin, kasi alam ko naman po na yung bangka na yun, hindi siya ang gagamit nun. Alam niyo yun, tay, na hindi siya ang gagamit. Talaga totoo yun. Totoo po yun. Totoo. Kasi sabi ko, parang may nagdidikta sa kanya noon. Ramdam ko naman po yung pag the way sa pananalita ni Tatay Filomeno, yung mga request niya sa akin. Alam ko naman may mga nagdidikta sa kanya. Kaya ginagawa ko na lang din yung mas nakakabuti sa kanya. Yun nga lang ay ano, tinakasan tayo ni Tatay. Wala magagawa. Talagang may hangganan ang buhay ng tao. Kahit sino naman ay siguro, hindi naman siguro natanda ng matagalan sa babo ng mundo. Totoo po yan. Talagang yung... Nasa Bible po yan, naswerte na yung tao ngayon na umaabot sa kasing edad ni Tatay Filomeno. Kasi 73 na po siya, di ba? Nung nagkakilala kami ni Tatay ay 72. Ayan. 1 year naman po. Oo. Nakatikim din siya ng cake. Nakaano din siya. Pinag-cake ko din siya noon nung nag-birthday. Oo. Ikaw, tao, ilang taon ka na? 15. Ma 59 na rin ako ngayong April. Ma 59. Malapit nang mag-senior, tay. Oo. Pero ano, basta yung ganyan, yung hindi po kayo na-stuck sa bahay, yung nagtatrabaho lagi, malakas at malakas yung katawan. Bihasa ako sa trabaho, simula't-simula. Kaya nga nung mamatay ang tatay ko, edad pa lang ako ng 12 anyos noon, ay walang naiwan na malalaking kapatid ko sa amin. Ay limang kapatid ko pang maliit, pati yung nanay ko. Ay, wala, hindi rin ako halos nakapag-aral. Nakatapak mga ako ng elementary grade 2, ay walang magbubuhay sa amin, magugutom kami lahat. Ang ginawa ko, nakikipagtrabaho na ako, tiyatawanan nga ako ng mga may at matatanda sa trabaho na para daw akong pamilyadong tao, ang liit ko pa. Ay wala na akong ginawa kung makipag-arawan. Ilang taon ka na nagsimula ka tayo nagtrabaho? 12 anos ako nun. Grabe, ano? Mga 14 naman na, 1979. Mm-hmm. Wala na akong ginawa nun, makipagtrabaho na, araw-araw ako sa trabaho na. Linimutan ko na nga ang pag-aaral ko kasi yung mga kapatid ko maliit pa na nag-aaral, elementary kami lahat nun. Mm-hmm. Lima kami. Yung bunso ko naman, kaabunsoan ko, kung paano hindi ko naaral. Ikaw yung sunod sa bunso, tay. Si... Hindi pa, malapampa. Madami pa. Apat pa yung sunod sa akin. Parang ang sabi ni Tatay Filomeno ay 12 yata kayo? 11. 11? Tapos may mga namatay na po, ano? Bali, tatlo na sila. Lahat sa akin namatay yun, sila. Ako lahat ang nagkaw sa kanila. Nag-asikaso? Yung sinundan ko, sa akin nagpakamatay dyan sa kanay. Ba't nagpakamatay? Kumbaga ay marami siyang pinunta ng mga kapatid namin. Hindi siya doon talaga nagkana doon siya mamamatay. Diyan sa akin talaga nag-uwi. Nagtagal naman sa akin ng 2 buwan. Matay na rin. Ilan taon siya nung namatay tatay yung kapatid niya? Ngayon, 51 yata yun. Miss ko? Batang bata pa? 59 ang edad mo. Batang bata pa po, ano? Ako ang sumunod kasi doon. Nagkasakit ng diabetes. Ah, nagkasakit, kaya... Nagbulok ang paa nun. Tapos naalagaan nyo naman po. Nagpaalaga sa akin ng 2 buwan, ay hindi ko nakasabi ko kaya talagang kung ano, talagang kahit anong gawin na ako ay... Kung kailan lukod na masama ng lagay niya, gusto magpaputol na ng paa, ay acute na. Ma-acute, ano na po yun? Nalaso na yung katawan niya. Oo, madadamay na yung ano niya. Yung isang kapatid ko naman, nung mamatay naman yun, ako din nagpa-doktor nun. Ay yung hipag ko naman ay... Sinamantala naman yung pinta para paggamot ng pira. Eh, yun. Natuluyan din, mamatay din. Grabe, ano? Hindi ko naman alam na yun palang yung binibigay kong paggamot na pira hanggang sa barangay. Nangungutang ako ng lusa ko. Ano, eh. Eh, yun, sabi ko ay... Ginagamit sa iba kaya hindi na ipagamot yung kapatid nyo. Ay, ikaw naman. Ay, nasa paggamutan naman ng mga panahon na yun. Kaya lang, ilinabas na sa paggamutan. At kasi sabi, hindi na raw, wala na raw pag-asang gumaling. Oh. Nagtagal pa man dito na rin namatay. Grabe, grabe. Eh, kayo pala talaga yung tumutulong sa mga kapatid nung naghihirap, ano? Tapos ito naman panganay namin. Yung sumunod yun doon, ito naman panganay namin dito. Si Tatay Filomeno ba pang ilan po siyang... Siyempre, kapanganay sa amin. Lahat kayo? Yung 11 na yun? Siyempre, nakapanganay. Oh, okay. Si Tatay palang pinakapanganay. Yung sumunod sa kanya, namatay. Siya ang naunang mamatay. Tapos yung sumunod sa akin, yung sinundan ko. Sumunod na yung kami niya, siya ka naman.
Ang bagong namatay lang talaga si Tatay Filomeno, hindi yung sundan nyo. Okay. Nag-isang taon pa lang nung kwan, July 1. Yung sinundan mo? Yung sinundan ko. Parang ang sakit tatay na nawawala yung mga kapatid, ano? Ay, parang kumbaga ay luto ng isip ko sa mga ganyang kalagayan ng mga magkakapatid. May iwan ng kapatid, magulang. Kasi ako lang lahat talo saan dumadamay pagdating ng ganyang kwan. Mga kapatid ko, kung saan naroon, may nasa Impanta, may nasa Maynila, may nasa Bisaya. Oo, nakwento niya din yung nasa Impanta na yun, tapos yung parang mga anak-anak ay nag-chat din sa akin nung ano, na sinabi ko nung wala na si tatay, sabi ko sana makapunta kayo kahit sa huling araw ni tatay. Eh, ang sinabi naman, yung mga sakit doon na yung magulang. Totoo po yun? Yung kapatid kong yung kwan na stroke na. Stroke na. Yun nga po yung sinabi at hindi na daw makabiyahe at hirap, taghirap din daw sila po doon. Gusto nga dalahin dito sa akin. Oo. Sabi ko, basta't may mga ngalaga, okay sa akin. Kasi sabi ko, paano man ang hanap buhay ko kung ikaw ang mag-alaga. Oo. Kamukha niyo din po si Tatay Filomeno. Tanggalin niyo nga yung salamin niyo, tay. Ipakita natin sa mga viewers. Grabe, kamukha din pala ni Tatay Filomeno ito. Mas bata lang po talaga kaya ano, tingnan tay. At laki-laki ng agwat namin. Pampitong sunod lang ako sa kanya. Okay, ilang taon yung agwat niyo tay? Di parang kung mag-59 ka, si tatay 73. Pito. Manaon po yan sila. Oo. Papito ako yun sa magkakaroon. Grabe, magkakadikit yung ano nyo pala, ano? Ang dami nyo. Paano po kayo nabuhay noon, nung unang panahon na... Tsaga man yung tatay ko, no, inabutan ko pa yung tatay ko, no, nagpapanday ng sundang, bahay, kung saan saan, tapos nagkikipaglagarian yung lagaring manumano, mga panahon na yun. Kasi ito, nung dumating kami dito, 1959, gubat pa ito yung tiro. Lahat ito kagubat. Ito, itong lugar na ito, talagang kayo ang unang ano dito, tao? Kasi nung dating namin dito, 1959, yung tirong gubat pa ito lahat. Opo. Ang nyug dito ay halos mga humigit ko mulang 10 puno yata dito lang sa babang ito. Ang nyug dito. Grabe, ano? Kayo palang nauna-una dito, kaya hindi kayo makaalis-alis dito, tatay, ano? Eh, dito na ako na. Ilang kami naging tao dito? 7 kami. Ay, anim. Dito na kami pinanganak. Pagsimula doon sa sinundan ko, hanggang doon sa bunso namin. Si Tatay Filomeno, dito na talaga siya nagtirami din po, ano? Ay, kwan yun. Yun ay inianak din sila sa Katanduanes. Ay, Katanduanes. Sa... Pero nagtira siya ng matagal dito. Kasi dito nung unang scout namin tatay, kasi kay ang unang naglag sa kanya yung kasamaan ko din na lalaki. Doon pa yung tirahan niya, doon sa unahan. Sa may madaming gabi, bahay, sa baba. Bahay ni Edwin, dati. May bahay pa din hanggang ngayon doon, tay? Nasa unahan na. Ininipat sa unahan. Ay, wala na doon sa dati. Oo. Kasi noon, pinuntan namin siya talagang may sakit, may nuubo. Binibisita ko na lang yun dito kasi nang dadagat ako ng mga panahon na yun. Okay. Tuwing ika-dalawang linggo na bisita ako at may... Kapanganayan pala, kaya pala medyo talagang mahina na si tatay. Ano? Pinupira kapanganay sa ako. Oo. Tapos nung nagkaroon siya ng asa-asawa na bata, medyo lumakas yun yung napansin namin sa kanya. Lumakas po siya noon kasi parang siyempre kung bata yung kinakasama, parang nahihila din yung lakas, di ba tay? Nahihiya pati siya na mga pasilbi. Mga ay siyang sisilbihan na kaya yun ay... Ayaw niya nga. Gusto niya siya yung naninilbi doon sa mas bata sa kanya. Kaya sabi ko ay dapat tay ang nag-aalaga sa Ate Jonaline. Ayaw niya. Gusto niya yung siya yung gumagalaw. Sabi ko ay yun nga. Pag naisip. Bagyo ng Rosinio. Saan yung bahay mo dati, tay? Yan, may simento na yan. Bahay yan, simento pala na yan. Sa iyo yan? Ah, hindi. Kung disayag lang ang kwan ko dyan, mataas lang ang silong. Ah, okay. Ibang napagawad na dyan sa may ano. Yung buso kong kapatid. Ah, okay. Yung asawa ni Gloria. Oh, dito sila nagtira na. Yan na yung simento. Yan na yan. Sila may pagawa na yan. Okay. Pero ang dating bahay ko dyan, noong tablado. Nasaan na po yung kapatid nyo na yun? Yung asawa ni Nanay Gloria? Nasa Maynila. May ibang pamilya na po. Meron Bisaya ang asawa doon. Maayos-ayos naman po ang buhay okay nila. Okay naman. Kaya mga kanay nang padala ng 1,000 ya. Ay, 1,200 yata at wala. Hindi, parang sila nasahod. Nung nawala si tatay. Nakabungol doon si kami. Tatay Filomeno. Pagkamagay ka ko na. Lilibing niya tayo. Tsaka noon ay ano parang ano nga talaga. Yung nag-alis kami noon ay nagpa-Quezon kami. Nagpaalam pa ako sa kanya dito. Na ang binitawan niya sa akin na salita, sabi niya,
parang may nararamdaman akong parating na problema. Yun yung sabi niya. Dito pa nga nakaupo yun anon. Sabi ko, ano yun, tay? Sabi niya, ay di ko alam. Basta parang may problema na parating. Yun pala yung sinasabi niya. Pag punta namin ng Quezon, kinagabihan na nandun na kami, tumawag si Ate Isabel, yung apuhin niyo dito, yung apopo niyo dito. Tumawag na sa amin na ano, tinakbo na sa hospital. Kaya sabi ko, yun na yung sinasabi ni tatay na ano. Alam niyo tay na before kami nagpa-Quezon, binigyan ko pa masaya at gustong-gusto kayong puntahan, kayong mga kapatid niya. Binigyan ko yun ng pamasahe kasi sabi niya, parang napapaiyak na nga po, na sabi niya gustong-gusto kong puntahan yung mga kapatid ko. Tapos, nag-ulit akong pumunta dito kinabukasan, hindi pala siya natuloy kasi sabi niya parang nanghihina na magbiyahe. Sabi niya nanghihina na ako, saka walang bantay dito sa bahay ko, walang ano, walang magbabantay dito, kaya dito na lang ako. Sabi niya, antayin ko na lang silang pumunta dito. Yun yung ano niya noon. Kaya sabi ko, ay, yun pala yung mga pahiwatig ni tatay sa akin na ano, may problema nga ano parating. At yun nga. Nagtataka ko doon. Sabi nga, madami nga nagsasabi doon. Nung pag-alis doon ninyo, iniwanan nyo ng pira. Ayun, nakuha namin yung bag at saka yung wallet mo. Walang kalaman-laman. Yun nga po ay, alam naman po, binibili niya dito, wala naman pong tindahan dito, may maliit man tindahan dito, hindi niya naman po umuubos, basta yun. Hindi kaya umuubusin kaagad-agad yun. Oo, yun nga po yung ano namin. Hindi naman makapagsabi kung saan niya linagay ang pira, kaya yung pintataka ko, sabi ko kung nakapaano ang pira ng taong nagkagayon. Kaya nga po. Eh, meron din siguro po tayo yung mga umaalagid na lang din sa kanya. Nga, yung duda ko rin, sabi ko baka nandiyan ng kwan. Oo. Naging dahilan ng pagkawala ng pira niya. Nakapit na yung hiram ni Kuya. Oo. Mahilig din po siya magpautang. Mahilig po siya magpautang kahit siya yung nawawalan. Meron nga yung na-high blood na yun sa galit dito. O nung papunta ko dito na sabi niya na ako na yung walang makain, ako na yung walang pera, wala na akong maibili. Kasi tay, pag nagbigay ako sa kanya isang sakong bigas, tapos ano, 1,000 ganon ang binibigay ko. Hindi naman niya yun basta-basta maubos kasi may groceries pa. Iba pa yung ulam na mga binibigay ko sa kanya at sabi ko para hindi na magproblema sa ulam, hindi na magproblema. Kasi yung cash na binibigay ko na yun, ipinapatabi ko, tay, itabi mo ito in case of emergency, kailangan mo. May pamasahe ka, kung magpa-check up ka, o ano, ganito, ganyan. Oo nang oo. Panahon na yun, nasabing nagpapadala nga dito kay Pernan sa Conay Mid-Center. Ay, nanghiram pa daw yun ng 150 dito kay Gloria. Hindi daw po yun hiram. Yung utang daw yun ni Nanay Gloria sa kanya paniwala na sinisingil niya. Paniwala talaga ako nun. Oo. Hindi naman kasi, niya yun nakuha. Tsaka nakakalungkot din isipin na si tatay yung nag-share sa mga taong malalakas pa, diba tay? Yung mga kaya pang maghanap buhay. Eh si tatay eh nandito, hirap na siya. Wala nang hanap buhay, wala nang ano, pagkakitaan. Kaya ang hirap minsan din. Minsan lang ako nagsubra-subra man ang hanap ko noon. Nakapunta ako dito, nabigyan ko man yung nasa 1,000 yata may bigyan. Uh-huh. Kung doon ka nalaika ako sa akin, kung ano ka kung meron kami, hindi ka mawawalan. Mm-hmm. Ay, ayaw, talagang gusto ay dito. Gusto niya yung mag-isa lang, tay. Gusto niya yung mapag-isa na ano, sabi niya, parang nahihiya daw. Kaya nagpunta nun dito, sabi ko, tayo na, doon nalaika ako. Kung gusto, ayaw mo ka kung mag-dito sa tahay kandaan, eh, mumotor, sabi ko, pita pa, kan. Ay, ayaw. Maano-ano yung gagawin ko doon, papakamatayan niya ako doon, pag wala na niya akong gawa, kumain tumulog. Kasi ako, di ka naman mainip, ikaw at mayroon man doon yung apoy mo, pamangkin mo sa akin kung TV na binili sa amin, eh, di. Manood ka na lang, ayaw. Talaga dito lang daw siya. Grabe, ano. Ay, sabi ko, eh, tatagabaribisita na lang ako. So, dito yung sanay niya, tatay, ano, tahanan. Dito yung sanay niyang tirahan. Unang dating kaya namin dito noong mga panahon yun, talagang dito kami talaga umuwi nun. Nakailang bahay kami dito. Ay, ganun? Ilang, yung may tayo nung isang bahay dyan ay, na may tindahan. Dyan yung bahay namin nung mamatay yung tatay ko. Ah, dyan din po namatay yung tatay niyo. Dyan din. Bahay namin. Mm-hmm. Yung isang kapatid ko naman na yung sumunod sa kanya. Yung bahay naman din na yan na may tindahan. Banda dito lang ang bahay noon. Nung namatay yung dyan din yung binurong. Kaya lahat ng kwan dito, yung tayo ng bahay na yun dyan,
ilan ang ipinanganak dyan na ako. Kapatid niyo? Kapatid ko, tatlo. Tapos doon sa unahan kami, dalawa doon sa unahan. Unang-unang bahay namin doon. Kaya pala yung nauna dito. Kaya pala nung time na tinatanong ko kung mga problema dito, hindi daw kasi simula't-simula ay kayo na yung nakatira dito. Kaya nga nung malaman ko na ayaw pabahayan dito, ay sabi ko, uuwi na ako dyan para ikaw ko malaman ng tao na gustong ang kininyang lugar na yan. Ayan ay talaga sa amin yan, sa pool. Oo, ipaglaban niyo po talaga, ano? Wala ditong sino man ang makakako na. Kasi yung gustong magpinding dito, titulado naman yung yuga na yan na inaakupan nila. Eh, hanggang ba naman dito sa hindi nilasakop ng titulo nila, eh, gusto nilang ang kinin. Mm-hmm. Eh, hindi na ito sa kanila. Oo. Ang mga panahon 1993 yata yung... Mm-hmm. 94. Eh, inasunto na rin kami niyang may lupa na yan. Yan ang pustor na yan sa lupa na yan. Inasunto na kami sa barangay. O, ayan, sabi ng mga taong barangay dyan, hindi ito niyang papilma niya, hindi ginawa sa ibabaw ng lamisa. Sa ilalim niya ng lamisa, ito ginawa. Anong ibig sabihin nun, Tay? Ay, piki. Peke? Pagka umaga, nakuha ko dyan, nag-aanod sa ilog. Ay, ganon? Sinapong. Walang kadala-dala, ay ngayon ay uturo naman ulit. Oo. Ay, alam ng taong barangay dito na yung itong pwesto namin na ito, talagang walang may-ari nito sa amin ito. Oo. Kaya na ang unang nag-ano dito. Gusto nilang akupahin yung yugan. Yung yugan ay itong saklaw na ang kanang pakatan. Eh, hindi naman ito sakop ng titulo nila. Oo. Kumbaga yung ang titulado din, yung aplan. Wala silang walang sakop na som yan. Kami dati may hawak ng titulong yan. Opo. Paano makakarting sila dito sa lugar na ito? Labas, yan yung mahirap pag ano po, di nila labas alam. Labas na labas ito sa titulo? Hindi nila alam yung mga ano pala tayo ano. Pwede nyo pating ipabuklat yan kung ano may totoo mang titulo. Eh, sila ang dapat magpakuan. Titulado yung lupa nila. Oo. Kasi yan may titulong lupa. Hindi pwede pagbulaan. Kaya kung kayo ay magpapakonkreto dito ng bahay, okay wala, lang. Wala dito yung dapat magpinding sa akin. Talagang... Okay. Pag ako ang pinending nila ay mag-aabot kami sa hindi magandang usapin. Grabe, ano, opo. At kayo yung nauna-una dito? Dito na kami naging tao. Ilang kami naging tao dito. Mm-hmm. Tapos sila lang maghahari-hari dito. Wala namang alam sila sa mga sitwasyon ng lupa dito. Okay. Mas maganda na lang na. No? Kaya nung nagpagawa kami kila Ate Isabel, nag-usap-usap pa sila sa barangay na... Ano... Ganito ganyan, bakit ganun na pinagbabawal iparenovate yung bahay, eh renovation lang naman yung gagawin. Kaya sabi ko ay ang hirap din pala talagang ano. Kaya maganda dito kung may sukatan ng lupa, magandang mapapapilan yun na tatay para wala ng ano no. Hindi ko naman kasi ito marami kang magkakapatid. Iniisip ko, sabi ko kung makikipagkaisa sa akin mga kapatid, upapayag sila ako ng mapapapil nito sa kamalang ko. Mm-hmm. Kaya nga sa nagkakamaratay nila, wala na namatay na yan. Eh. Wala mong, ilan na po sila, si Tatay Filomeno? Tatlo na bawa sa amin magkakapatid. Na lalaki din po? Ang lalaki yung dalawa, yung magkasumunod. Yung sundan ko, babae. Oh, okay. Yun yung nagkasakit ng diabetes. Oo. Kaya tay, ikaw, alagaan mo yung sarili mo ah. Eh, okay naman. Oo. Wala naman ako naramdaman sa sarili ko. Kaya tutok ako sa trabaho at ayaw kong papahinga. At pag ako nagpahinga, eh, baka lalong manghina kagad. Tsaka yung tenga mo lang may diferensya, ano? Ito lang naman kanang ko. Sigawan na lang tayo lagi. Pag nandun pala ako, sumisigaw na ako. Ganon ako dati kay Tate Filomeno. Malayo pa lang ako, sinisigawan ko na. Kaya, Konman, malignan ano? Na. Pakinig ng kaliwa kung tayo. Oo, labas na agad dito. Dali-dali yun, lalabas, uupo na dito. Sinisigawan ko na, nandun pala ako sa malayo. Tay, yun yung ano. Eh, yun din yung namimiss ng mga ano. Anong ulam nyo ngayon, Tay? Wala nga, what? Wala. Kanina, nangutang man ito ng isda doon sa maglalako na taga doon sa amin. Okay. Kung naman namin yun. Kung naman yun eh. Pag katuwiran mo, kung kailangan niya kayo meron. Sa kanyo ibibigay, ano? Oo. Bili kayo ng ulam niyo, bigyan ko kayo pang ulam. At nagbaka sakali lang din ako ngayong araw. Akala ko, Tay, wala pa kayo dito. Kaya hindi ako nakadala ng grocery o anong mang mauulam niyo. Tayo, bili niyo ng ano, ulam. Hindi naman kaya nakakahiya itong ilim ito. Oo, okay lang yan, Tay. Para ano, yeah, lalakas ka pa. Oo. Maraming salamat na lang. Oo, para ano. Kung kayo babalik pa muli dito, edi malaman niyo kung ano ang kwan dito kung ako. Kasi dito na talaga ang kwan ko. Sabi ko, paayos ko yung bahay ko. Nang gagawa nga,
Paakot na nga ako ng mga aligihin. Oo. Ayan, maganda yan. Para ano. Pero itong bahay ni Tatay Filomeno, gagalawin niyo pa po ito. Ay, maaaring masasaklaw kasi ito. Diyan ako matayo ng haligi pa ganun. Oo. Doon ang balkon ko sa may lugar na yun. Oo. Maaaring baka makakuha nito. Ano din po. Pero okay lang po yun. At least nandito kayo na ano, kapatid naman po kayo. Wala naman pati yung dapat na pagtayuan na dyan. Alanganin na yung mga sasako mapupuho. Tsaka kaya mga na ano na yan, ano na yata ng tubig. Kaya dito dapat matambakan para eh, ano. Ang plano nga ni Kanay, nito ni Edwin. Ngayon daw may kausap daw sila na ako na magawa na niyang tinampo. Ito daw, pababak ko ito. Eh sabi ko, pag pababak ko at may bahay ako dito, ang bala ko ay sisilungan ko, sasahigan ko muna ay. Pasasalihan ko na lang dito ng bako. Okay. Para bawa ako ma-fluoride. May mga ano din dito na bako tayo, makapasok? Meron. Oh, okay. May bako na galing dito sa ilog, nakasakay sa bards. Oh, okay. Meron pala. Yung kay Ibuino. Mm-hmm. Taga, kon yung taga-basyad. Maganda, para mapaayos dito sa ano nyo. No? Ito nga, yun nga ang bala ko. Nag-usap na kong Edwin. Sabi ko, Edwin. Baka naman pwedeng pasalihan ko ng buhangin yung pagnan. Ay, wala niyang problema, tiyo. At yan naman niya ay talagang nasa project anan nila yan, na itong lugar na ito pagagandahin. Kumbaga, itong tabi ng ilog, papantayin niya na patataasin para yung baha ay hindi magkuhan. Sayang, wala na si tatay, ano? Yan yung ano niya din dati, mapatag dito. Eh, kung mamanumanuhin naman ng tao, mahihirapan ng tao. Oo, mas mahihirap, kaya mas maganda pag bako. Ang plano ko nito ngayon, kaya ako nag-utay-utay na ng mga pang-kwan dito. Bahay ako, pero sasahigan ko muna, pansamantala, hanggat hindi na ako ng bako. Pag nandito na yung bako, patatambakan ko na lang. Dito na ako nang bahala magkalat ng graba, buhangin. Bago pupuluringan ko. Dadami ang bahay dito, tay. Lalo kung yung mga anak niyo ay... Mga anak ko po malipat dito. Mga anak. Oh, okay, maganda po. May mga pamilya kong anak. Maganda po yun para anong dalawa ng anak kong may pamilya, yung dalawa nag-aaral, yung isa dating pala ang galing Maynila, trabaho ng construction. Yung isa pala na ay tatay na babae, hindi pala nag-aaral po, ano, nasa Daet pala nagtatrabaho. Nagtatrabaho na. Kaya sabi ko kay nanay kung ano yung may tulong ko pag-aaralin ninyo yung pasukan para hindi masayang yung taon. Kasi grade 10 pala yung natapos niya, di pa grade 11 na po at hindi pa tapos. Hmm. Pero nagtako naman na siya na tap. Nagko naman na siya, nag-aral na ng TISDA. Yung dalawang yung pagdating. Ah, okay. Nag-TISDA na yun. Nag-TISDA na. Tapos? Itong lalaki ko ang gusto mag-aral ng TISDA. At may back-upper siya na gusto siyang dali sa ibang bansa. Ang problema nga, hindi ko kaya kasi pag magsasabay-sabay sila, hindi ko kaya. Papasagin niya tayo, yung TISDA lang din naman ay every ano lang naman yun, Saturday yata. Oo. Depende sa kwan, depende sa pinag-aaralan. Schedule. Oo. One years na yung iba. Oo. Depende ay sa taon. Gusto na mag-aral ay wala rin naman kami may support. Ilan taon na po yung anak niyo? 23. 22? 22 pa lang yung itong March. 23 na yun. Oo, mga 23 na yun. Ah, yung babae ang 23. Yun po, this ano yun. Isutso pa lang yun. Ay, bata pa. Pwede nyo din po pag-aralin yun para matapos niya ang senior high. Ano, dito na lang o sa may Alayaw? Para ano... Hindi masayang yung panahon. Tatrabaho sa Maynila. Isa ko ang Dait. Dait po, ano? Sige, tay. Sa susunod, madala ko kung anong groceries ninyo dito ni nanay para hindi nyo na isipin. Tsaka yung kung anong kinikita nyo. Pwede nyo din pong itabi para sa mga ano, sa mga pangangailangan nyo po, ano? Maraming salamat na lang. Oo, tay. Kaya, pasensya na po kayo. Di ko nakadala ngayon. Baka kung may panganap buhay na dito ko, at baka pag sakaling pagpaparito niyo, maka pagdala kayo ng kalakal na galing sa ilog. Opo. Okay lang po yun, tay. Basta kami, masaya kami na tumutulong sa mga kagaya niyo, sa inyo. Sa inyo lahat, syempre, family kayo ni Tatay Filomeno. At alam kong, ano din ay, mahal kayo ni Tatay. Kaya alam ko kung nakikita niya ito, masaya din na... ipagpatuloy ko yung pagtulong sa inyong kapatid niya, ano? Maraming salamat nalang sa iyo. Opo. Sana ay maglawig pa ang hangarin, makatulong sa mga katulad na mahirap. Oo, tay. Tsaka kung ano yung mga plano nyo sa bahay nyo, kung ano man yung maitulong namin, bibigay po namin yan sa inyo, no? Sige. Oo.
Basta naman, dito na kayo tayo, dito na talaga kayo pipirmi. Dito na ako. Okay. Ako na nga ako, mga kon nga dito, yung kagawa dito, nagbibigay ng paalagaan ng mga hayop. Ay sabi ko, isa na ako sa mga kon nga. Inaapro nga ako eh, may hiwalay na bago sana dito. Ah, nag-ano kayo talaga sa pag-ano pala, ano? Oo, maganda, mag-alaga ng ano, hayop para may pagkakitaan. Ang maganda. Yun, na makikiporsyento lang kayo doon. Sila may porsyento lang doon sa paalaga. Kumbaga, halimbawa, katulad nito ni Edwin, nag-alaga sa doon ng baboy, nag-anak ng 10, kukuha lang ng 3. Sa kanya na yung inahin, sa kanya na yung 7 ugbon. Ito nag-alaga na. Ganun din ang kuha sa akin. Ah, maganda po. Marami siyang paalagang ganun ang kanya. Kaya, yun ang... Sa barangay po dito yun? Kagawad ng barangay. Ah, baka si, anong kagawad? Arnail. Ah, okay, oo. Ganda po yun, para may pagkabalan kay ni nanay. Ayan. Lalo si nanay, nandito lang palagi, o di magpaligo ng mga baboy, di ba? Mag-swimming sila kasama ng baboy. Tawa si nanay. Basta, nay, ano, kung ano yung may tulong ko lang, ano? Opo. Oo, sige tayo, punta muna sige kami. Sige. Salamat. Maraming salamat. Oo, naistorbo na kita sa mag-uuling. Talagang ganun. Ingat kayo. Oo, sige po. Ingat na lang kayo. Opo, tatay, sige po. Sige, maraming salamat na lang. Opo, tatay, dodon, sige po. Balik po ako dyan, magdala ako ng groceries, no? Okay. So yun mga kalingap, at na-meet ko na naman yung kapatid ni Tatay Filomino at kanyang may bahay, ayan. At kung ano yung matulong natin sa kanila, at plano na nilang magtayo ng bahay dito sa tabi mismo ng tahanan ni Tatay Filomino. At natutuwa nga po ako kasi hindi niya pinabayaan na napunta sa iba yung dating tahanan ni Tatay Filomino. Ayan, suportahan natin yung pag-vlog natin kay Tatay. Suportahan nyo po kung ano yung sinuportahan nyo kay Tatay Filomino. Sana po ibigay nyo kay Tatay Dodong para may accomplishment po tayo sa kanila. At lalo may mga estudyante po sila na ayan, tutulungan natin, gawin nating scholar. Dito ko muna tapusin ang aking vlog. Maraming salamat, suportahan niyo po Alma Vlog sa aking Facebook page, dito sa aking YouTube channel na Commander ni Marcos, at kay Marcos TV channel. Thank you so much. Mag-ingat po kayo palagi. God bless.